Come Holy Spirit, come Holy Spirit, samamon lingkod upang maging instrumento at daluyan ay pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Lunes, December 5, 2022. Welcome to Hold the Line, Police Chief Master Sergeant Brother Al Dimones, nais po magbahagi. Ang gospel po natin ngayon ay hinango natin kay San Lucas, Kabanata 5, Talata 17 hanggang 26. At ito po yung pagpapagaling sa isang paralitiko. May tatlong bagay po tayong magandang pagbulayan dito. Ito po yung mga different scenario na maganda natin isa-isahin upang nang sa ganun pwede natin ma-apply ito sa ating buhay pananampalataya. Ang sabi po dito, may dumating na ilang tao dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpilit sila makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maranasan dahil sa daming tao. Kaya umakyat sila sa bubungan at binutas iyon sa kainihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Kung i-imaginin mo po, may mga magkakaibigan, magkakamag-anak na may dalang paralitikong tao. Ibig sabihin, hindi makakilos. Dahil sa dami ng tao na gustong gumaling, hindi sila makapasok. Ano ngayon yung nangyari dito? Nag-initiate o nagkaroon ng initiative itong grupo na ito. Imbis na dumaan sila sa pinto, binutas nila yung bubong at ibinaba ang paralitiko. Ano yung maganda natin ditong nakitang magandang eksena? Nakita natin dito yung eksena ng pagtulong sa kaibigan. Hindi pinagaling ang paralitiko dahil sa kanyang pananampalataya. Pinagaling ang paralitiko dahil sa pananampalataya at doon sa action na ginawa ng kanyang kaibigan. Kapatid, saan tayo dito? Tayo ba yung paralitiko? O tayo ba yung kaibigan ng paralitiko na handang gawin ng lahat upang nang sa ganun ilapit ang mga tao na ito para pagalingin ng ating Panginoon? Yun po yung first point ng ating gospel. Pinagaling ang paralitiko, hindi damang sa pananampalataya niya, kung hindi doon sa pananampalataya ng kanyang kaibigan at sa effort na ginawa ng kanyang kaibigan. Sa pangalawang bahagi, ang sabi po dito, kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pero sa unang bahagi, sabi dito kapatid, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ibig sabihin po nito kapatid, bago pinagaling ng Diyos physically itong paralitiko, pinagaling niya muna ito spiritually. Kapatid, maraming bagay sa ibabaw ng mundo na nagkakasakit ang tao hindi dahil lamang sa kanyang physical. Kung hindi nagkakasakit siya, ito'y bunga ng kanyang kasalanan o bunga ng kanyang kamalian. Kaya this time kapatid, ibinigay ng Diyos ang kapatawaran. Pinagaling muna ng ating Panginoong Jesucristo ang paralitiko sa kanyang kasalanan. Hinil muna siya spiritually before siya pinagaling physically. At ito po yung hilingin natin sa araw na ito. Baka tayo yung paralitiko sa araw na ito na tumadanas ngayon ng sakit, hindi makakilos, hindi makagalaw dahil sa kasalanan ng ating nagawa. Pero ito kagandahan, ang Diyos na atin ay Diyos ng pagpapatawad. Na anuman ang istorya ng buhay natin, anuman yung kahapon natin, anuman yung kasalanan natin, kapatid, lumapit labang tayo kay Kristo at nakatitiyak tayong gagamutin niya tayo physically, emotionally, mentally, and financially. Sa ikatlong bahagi, kapatid, may tatlong huling binanggit ang ating Panginoon. Sabi ito, tumindig ka, dalhin ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig ka, stand up, pick up your bed and go back to your home. Sa unang bahagi, pinatayo na ng ating Panginoon. There is an instruction, stand up. Ibig sabihin, huwag ka nang humiga dyan, huwag ka nang humilata dyan. Gumaling ka na physically, kaya huwag ka nang humiga dyan. Tumayo ka na. At ito yung command sa iyo at sa akin. Ikaw na may sakit, ikaw na dumadanas ngayon ng anumang sakit yan, depression man yan, sakit sa isip, anumang dumadanas sa iyo, sa katawan mo, meron man tumutubong tumor dyan, sa ilalim ng tiyan mo o sa loob ng tiyan mo, meron bang bukol dyan sa iyong matris, meron bang bumabara sa iyong puso, hindi mo ba magalaw yung iyong paa, kamay, anumang bumabara sa iyong vein, sa iyong dugo, sa iyong buto, anumang nasira, nawara. Kapatid, sinasabi sa iyo ng ating Panginoon, tulad kayo ng paralitiko, stand up,
sapagkat pinagagalingan ni Jesus sa kanyang pangalan. Ito pa yung pangalawang command, pick up your bed, kunin mong yung higaan. Bakit? Kasi ayaw na ng Panginoon na bumalik ka ulit doon sa pinagkakahigaan mo. Sa pagkakasakit mo. At itong kagandahan, hindi lamang yon, ayaw din bumalik tayo ng Diyos doon sa ating mga pagkakamali o doon sa ating mga kasalanan. Kapatid, kung dati ka ng babae, pinagaling ka na ni Kristo physically and emotionally and spiritually. Kung dati kang addict, kapatid, pinagaling ka na ni Jesus. Kung dati kang basagulero, meron kang nasaktan, nasawi, pinagaling ka na ni Jesus. Kung dati kang magnanakaw, kutumero, o ano pa man yung kasalanan, gaano man ito kalaki at kaliit, kapatid, huwag ka nang bumalik sapagkat pinagaling ka na ni Kristo. Hindi ka na pwedeng humiga ulit doon sa kasalanan sapagkat pipick up na nga sa'yo, pinaayos na sa'yo upang nang sa ganun wala ka nang babalikan. And what's the third? Sabi dito, kapatid, pumuwi ka. Yes, kapatid, pinababalik tayo ng ating Panginoon sa ating mga taanan, sa ating community, sa ating opisina, upang nang sa ganon, ang bawat istorya ng pagpapagaling sa atin, ang bawat istorya ng pagpapatawad sa atin, ay maging istorya ng pagpapala para sa ating kapwa, sa ating anak, sa ating asawa, sa ating pamilya at sa ating community. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, kung paano tayong pinagaling sa ating karamdaman, kapatid, ikwento mo, ipagsigawan mo sa apat na sulok ng mundo na ang Diyos mo ay Diyos na nagpapatawad, na ang Diyos mo ay Diyos na nagpapagaling. At kung paano kang pinagaling, ganun din silang pagagalingin ng Amang nasa langit. Na kung paano kang pinatawad, sila rin ay kayang patawarin ng ating Panginoon. Kapatid, special prayer sa mga kapatid natin ngayon na patuloy na dumadanas ngayon ng sakit, mga nasa banig ng karamdaman. We believe and we claim and we declare na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagpo-provide at Diyos na sumasama sa atin sa lahat ng ating laban. Samahan mo kapatid, sabi ng Panginoon, kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan niya, naroroon siya. Anumang talian sa lupa'y tatalian sa langit, at anumang pakawalan sa lupa'y papakawalan sa langit. Nagaano man kadumi ang iyong puso, lumapit ka lamang at pakipagpaliwanagan, malilinis ito na parang isang puting niyebe. Na ang nasa lupa, nasa langit, maski nasa ilalim ng lupa, ay sasamba sa kanyang pangalan, ang dakilang pangalan ni Jesus. Kapatid, lahat ng sakit ay nasa paanan ng paa ni Kristo. Lahat yan ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya magtiwala tayo, manalig, umasa, at tanggapin ang pagpapala, kagalingan ng Amang nasa langit. Let's pray in the Father, Son, the Holy Spirit, amen, Amang dakila. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Ikaw yung Diyos na totoo, ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Panginoon, sa araw po na ito, sa oras na ito, tinataas namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Hipuin po siya, padaluyin ang kanyang dugo, anumang bumabara sa kanyang mata, anumang bumabara sa kanyang buto, may pagkasira, pagkawara, kilumin, ayusin. Ano man po yung bukol na meron siya sa kanyang katawan o tumor, ito yung durugin, alisin, yurakan, wasakin. At Panginoon, ano man po yung bumabara, ito po yung padaanan ng yung mapagpalang pagmamahal, Panginoon. At pumasok ka sa bawat butas ng katawan niya upang nang sa ganon, ikaw ay maging silbing kagalingan, maging katulad ka ng hangin na aming sinisingot upang nang sa ganon, mapasok ang pagpapala at mailabas namin ang mga masasamang espiritu na nasa aming katawan. Mapalabas namin ang mga sakit na meron kami sa loob ng aming katawan, Panginoon. Sinusuko po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri, pagsamba at pagdakila sa aming Diyos na buhay. Itong samot na langin namin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon, na mubuhay noon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu, amen. Mali-mali pa rin po. Dito pa rin po tayo sa Makati City Police Station. Pakisuportahan po ang project po ng ating GPNP, yung kasimbahayan o yung kapulisan, simbahan at pamayanan. Okay? Muli-muli po. Mula dito sa Makati City Police Station, sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated, sa gabay ng Soldiers of Christ Movement Incorporated at sa Regional Chaplain Services si NCRPO, nagsasabi at nagpapaalala sa Soldaline, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. God bless!